Nilakasan ko pa para tiyak na marinig ni James. Lilipat muna ako at baka swerte doon. Sambit ko rito. Tumango naman si James. Tumayo na ako saka lumipat sa ibang table. Pasimple kong sinipat si James at mukhang naagaw na ng mga babaeng nakapaikot dito ang atensyon nito. Sige lang, maging abala ka lang sa kanila para hindi mo na ako mapansin. Nakiumpok na lang ako sa mga manonood sa poker. Maya-maya pa ay nakita akong dumukot ng phone sa bulsa si James saka tila na inis sa kausap. Lumabas ito habang nakatapat sa tenga ang phone na hawak. Pasimple akong lumabas ng kasino para sundan ito. Natanaw ko si James na papalabas ng hotel habang patuloy na nakatapat ang phone sa tenga. Kinuha ko rin ang phone ko at nagkunwaring may kausap sa phone. Natanaw ko si James na tumayo sa bungad ng hotel na parang may hinihintay kaya gumilid ako ng kaunti at nagpanggap na abala sa kausap. Ilang minuto pa ang hinintay ko nang may dumating na itim na BMW na dumating at huminto sa tapat ni James. Nagbaba ng bintana ang nasa backseat pero hindi ko makita ang nasa loob mula sa pwesto ko. Binuksan ni James ang pinto ng backseat para ito sumakay. Isinara ang bintana ng kotse saka iyon umalis. Tinted ang salamin ng sasakyan kaya hindi ko nakita kung sino ang nasa loob nang madaanan ako nito. Pinalipas ko ang ilang saglit bago ako napalakad takbong patungong sasakyan ng taxi para sana habulin sila. Pero hindi ko na makita kung saan dumiretso ang BMW at wala rin taxi na dumaraan. Shit! Kailangan ko na sasakyan! Pinilit kong tandaan ang plate number ng BMW pero ang naalala ko ay nakasulat sa plaka nito na for registration. Napatingala na lang ako sa inis. Narito pa sa casino hotel ang kotse niya. Babalikan din niya iyon at sigurado magkikita ulit sila ni Andy sa ibang araw. Hanggat nasa kotse pa niya ang tracking device ay masusundan ko pa rin siya. Pinara ko na ang taksing dumadaan para makauwi na sa kondo. Sa pagdating ko sa unit ko, pinagmasdan ko ang mga bahay sa loob ng unit. Ngayon ko lang na-appreciate lalo ang kondo. Naramdaman ko ang pagod at ginusto kong magpahinga na. Inilabas ko ang cellphone ko mula sa aking bulsa at muling binuksan ang tracking app. Naroon pa rin ang red mark na nagbiblink sa casino hotel. Ibig sabihin ay naroon pa rin ang kotse ni James. Nagmuni-muni ako sa mga susunod na hakbang. Kailangan kong makahanap ng tamang oras at pagkakataon para masundan ulit si James. Hindi ako pwedeng mawalan ng pag-asa. Kailangan kong maging mapanuri at mas determinado sa mga gagawin ko. Kung hindi si Andy ang makita ko ngayon, baka sa mga darating na araw ay mahanap ko rin siya sa pamamagitan ni James. Muli akong nagbigay ng pangako sa sarili ko na hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita si Freya. Sa kabila ng mga pagod at pag-aalala, hindi ako susuko. Sa bawat pagnanasa na masilayan siya ng ligtas at nasa ayos na kalagayan, patuloy akong magiging matatag at magpapakatatag. Napabuga ako ng malakas na hangin. Itutulog ko na lang ang nararamdaman kong frustrations kanina nang hindi ko nakita si Andy. Ibinuhos ko ang araw ng Linggo sa pagsisiyasat ng tungkol sa pagkatao ni James Castro. Saan ito nakatira, nag-aral, nagtapos, mga biyahe, negosyo at madalas na tambayan ito. Sa edad na 28 ay may 6 na cafeteria na ito sa Kamaynilaan. Karamihan doon ay nasa mga condominium. Ang residential address nito ay isang condo kung saan naroon ang first branch ng cafeteria nito. Gusto kong makaisip ng pagkakataon para makapasok ako sa circle of friends niya para mas madali sa akin ang makakuha ng impormasyon.
Naisip ko itong group na kausap niya sa cafeteria. Pero mas mukhang hoodlum ang mga iyon. Mukhang mas madaling lapitan ng isang to ah. Pag-aaralan kitang malapitan at manipulahin. Sambit ko habang nakatitig sa CCTV footage ni James sa cafeteria nito. Inulit kong panoorin ang pakikipag-usap nito sa grupong iyon. At base sa pag-usap nila ay nirerespeto niya ang bigotilyong iyon. Iba ang paraan ng pakikipag-usap niya sa akin at doon sa lalaking iyon. Malalaman ko rin ang dahilan. Duda ko sa rason kung bakit nito ganoon respetuhin ang mukhang gangster. Malayo ang inaasta nito para sa isang negosyante. Pagpasok ko ng Lunes ay may hindi pangkaraniwang tensyon sa hangin ang sumalubong sa akin sa labas pa lang ng pulisya. Ramdam ko ang pagmamasid ni P.O. Guzman na tila'y nag-aabang ng pagdating ko habang nakatayo ito sa labas. Eksi! Sabi ni Guzman habang ako'y papadaan sa harap niya. May nakita akong hindi kaaya-aya noong Sabado na hindi ko mapigil ang hindi mapansin. Kaswal ang mukha nito nang tumigil ako sa harap nito. Pinilit kong hindi magbigay ng anumang reaksyon kahit mainit ang dugo ko sa isang ito. May hinala ako kung ano ang nakita nitong hindi kaaya-aya. Ano nga ba ang kanyang nakita? Iyon kaya ang pagtungo ko sa casino hotel? Nakita kita sa tapat ng casino hotel habang nagpapatrolya ako. Pasakay ka ng taxi. Ano bang ginagawa roon ng isang empleyado ng pulisya? Tinitigan ko si Guzman. Hindi ako nagpakita ng pagkakabahala sa aking mga mata. Alam kong kailangan kong magkaroon ng mabisang palusot para hindi ako mapagdudahan at masilipan ang butas ng isang ito. Hindi mo naman ako inabutan na galing sa casino hotel, di ba? Sambit ko. Sinandalan ko ang pintuan ng entrance door ng presinto, saka ako humalukip-kip. Wala ka bang ibang makita rito kundi ako? Ayaw mo talaga akong tantanan ah. Mr. Ike the Expert, sabi ni Guzman. Tandaan mo na hindi kita titigilang bantayan at nakamata lang ako sa'yo. Ikaw pa rin ang prime suspect ko. Wala akong itinatago kaya bahala ka. Malapit ko nang isipin na obsessed ka sa akin. Type ba ako? Ngumiti ako ngunit ang ngiti ko'y may bahid ng panguuyam. Sorry pero hindi tayo talo. Hindi gagana sa akin ang pagiging sarkastiko mo. Nagkibit balikat si Guzman. Humalukip-kip din ito para kopyahin ako. Siguro naman kaya mong ipaliwanag kung anong iyong ginagawa roon. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong nang hindi nabubunyag ang aking mga lihim. Ngunit alam kong kailangan kong maging matalino at mapanuri kaya ang pinakasaip ang naisip kong sagot. Hindi ko kailangan mag-report sa iyo sa mga gagawin ko. Pero sige, I will spend more time to entertain you. Ika nga sa Miranda rights, I have my right to remain silent. Tinignan ni Guzman ako ng masusing matagal. Para may hinahanap siyang senyales sa aking mga mata at salita. Napansin kong gumalaw ang mga panga nito. Nagtitimpi dahil alam niyang wala siyang karapatang pigain ako dahil wala siyang matibay na ebidensya laban sa akin. Hindi pa tayo tapos, Mr. IT Expert. Lumakad na ito papasok sa presinto at nilagpasan ako na parang hangin. Nakahinga ako ng maluwag. Nang mawala na si Guzman sa paningin ko. Ngunit sa loob ng aking dibdib, alam kong hindi pa ito tapos. Mahaba pa ang laban at dumarami ang mga lihim na itinatago ko. Parang pinag-iinitan ka ng bagong salta. Sambit ni Detective Rojas. Tumigil ito sa tapat ko at tinignan ako ng parang nangaasar. May atraso ka siguro dun, no? Wala akong atraso sa kanya. Gusto kong ihambalo sa pagmumukha nito ang video nila ng kabit nito pero nagtimpi ako. May araw din sa akin ang Rojas na ito. Tinalikuran ko na siya at iniwan sa pinto.
mukhang kailangan kong linisin ang isang ito. Hindi kailangan ng basura sa presinto. Bumalik na ako sa IT department. Habang nakaupo sa swivel chair ko ay bumalik sa aking isipan ang mga pangyayari na mga nagdaang araw. Mga misteryong hindi pa rin malinaw. Mga katanungan na patuloy na humahagilap ng mga sagot. Nagsimula akong magbukas ng aking computer at tiningnan ang mga ebidensya na aking nakuha mula sa deep website na Torture for Fun. Nakatitig lang ang mga mata ko roon dahil kulang pa ang mga nakalap kong impormasyon. Habang binabasa ko ang mga files, tumunog ang phone ko at may message na galing kay Faye. Binuksan ko ito at nabasa ang mga salita niyang nagpabundol ng dibdib ko. Exie, may nalaman akong importante tungkol sa kaso. Pwede magkita tayo mamayang gabi? Iyon ang sabi niya sa text. Kakaiba ang takbo ng aking dibdib sa pagbasa ng mensaheng iyon. Ano kaya ang sasabihin ni Faye? Nireplyan ko siya na puntahan niya ako sa unit ko sa tabi ng dating unit ni Freya. Nagreply din naman agad siya ng tipid na sige. Parang sinisilihan ng puwet ko habang nagtatrabaho dahil atat na akong umuwi sa dati kong apartment. Pagtuntong ng alas 5 ay tumayo ako agad para umuwi sa lumang unit ko. Sakto na rin na dadaanan ko ang kotse para madala sa kondo. Mukhang nagmamadali ka yata. Sambit ni Guzman habang papalabas ako ng opisina ng IT department. Hindi ako nag-abalang tingnan man lang o sagutin ito. Wala akong panahon sa kanya. Pumara ako agad ng taxi pagkalabas ng presinto. Sakto na may dumaraang bakante. Hindi ko naintindi pa kung nakasunod sa akin ang Guzman na yon dahil wala naman akong itinatago at babae ang kikitain ko sa unit. Bahala siyang magpakapagod na manmanan ako. Hindi na rin naman ako doon nakatira. Pagkababa ko ng taxi ay saktong naroon na si Faye sa tapat ng apartment building. Nakatayo habang nakatingin sa akin. Kanina ka pa? Umiling ito. Hindi, kakarating ko lang din. Mas ligtas na mag-usap tayo sa loob, kaya halika na. Nasa mukha nito ang pag-aalala. Sabagay, may nakasunod sa akin at minamanmanan ako. Ipiniling ko ang ulo patungo sa police patrol car na nakaparada sa di kalayuan sa amin. Anong kasalanan mo para sundan ng pulis? Tanong ni Faye sa akin. Mahabang kwento, pero wala akong kasalanan dyan. Halika na. Nagpatinuna na ako sa paglakad patungo sa unit ko sa second floor. Pagkapasok namin sa unit ay agad na inilak iyon ni Faye. Bakit parang takot na takot ka? Nagtatakang tanong ko rito. Exie, bungad ni Faye. Meron ako nahanap na koneksyon sa kaso ni Freya. Anong koneksyon? Bahagyang kumunot ang noo ko. Nabibitin ako sa paraan ng pagkukwento ni Faye. Posibleng may kinalaman ang pagiging aswang namin sa pagkawala ni Freya. Saglit na natahimik ito. Grupo sila ng mga mayayamang tao na humuhuli ng aswang para pag-eksperimentuhan o di kaya ay paglaruan. Naisip ko ang torture for fun sa deep web at naalala ko ang ginawa nila kay Freya. Pinahirapan pagkatapos ay parang pinakain ng laman ng tao. Hindi lang ito ang unang beses na minawalang kalahi namin. Ang akala namin noong una ay normal na katulad ng kapag may napas lang ang mga tao na kauri namin. Pero may isang nakakita ng video na pinapahirapan ng isang kilala naming aswang. Pagkatapos ay pinakain dito ang braso ng isang tao. Kinuha nito ang phone sa bulsa saka iyon ipinakita sa akin. Kuha ito noong isang taon. Nasa deep web ang pinagmula ng video na yan. Isa siyang aswang. Mula noon nagpapadala na kami ng espiya para hanapin at alamin kung sino ang utak nito. Pero walang nakakabalik pa.
Napansin ko ang pagbabago ng anyo ng lalaki sa biryo habang kinakain ang braso ng tao. Naging kulubot ang noon ito, namula ang mga mata at lumabas ang matatalas na mga pangil. Saang website ninyo nakuha ito? Naroon pa rin ba ang videos? Sa Torture for Fun. Wala na ang video na ito sa website nila. Inalis nila nang may mga nagsabing edited ang video dahil sa pagbabagong anyo. Naalala ko rin ang tunog na parang nangangalit na hayop nang mawala si Freya. Pati yung mag-anak na biglang naglaho. May clue na ba kayo kung sinong gumagawa nito? Umiling si Faye. Wala na. May isang kalahi namin noon ang inalok ng trabaho at tinanggap naman niya. Noong una ay ilang pagpapahirap lang daw ang usapan kapalit ng malaking halaga. Pumayag siya dahil madali lang naman maghilom ang mga sugat namin mga aswang. Isang linggo siyang kinulong sa basement at doon binividyohan ang pagpapahirap sa kanya. Tumakas siya nang malaman niyang pag-eeksperimentuhan daw siya at hindi lang torture ang planong gawin sa kanya. Nang makatakas siya ay pinalikan ng ilang kasamahan namin ang bahay na iyon para iligtas ang ilan pa namin kasamahan na posibleng sila rin ang may gawa ng pagkawala pero abandonado na ang bahay. Alam ba ng mga iyon kung sino ang aswang at hindi? Tanong ko. Tumango si Faye. Tiyak na may traitor sa amin. Alam ng mga Hudas kung sino ang aswang na pwede nilang biktimahin. O baka may aswang na bahagi ng organisasyon nila. Hindi ba ninyo kayang ipagtanggol ang mga sarili ninyo? Malakas kayo at makapangyarihan ha. Kung tutuusin ay may kakayahan silang depensahan ang mga sarili nila. Nakita ko mismo iyon sa baboy ramo na nakatakas sa amin. Ang iba sa amin, oo. Kaya namin ipagtanggol ang sarili namin. Pero hindi tulad ni Freya na gustong talikuran ng pagiging naturalesa ng pagiging aswang. Matagal na siyang hindi kumakain ng karne ng tao at kahit ng karning hilaw. Saka alam ng mga Hudas ang kahinaan namin, kaya isa yun sa dahilan kaya hindi siya makabalik sa atin. Sa palagay mo ba may kinalaman niyong Andy sa nangyayaring ito? Naggibit balikat si Faye. Hindi ako sigurado, pero posible rin na isang aswang yung Andy dahil hindi siya maglalakas loob na aswang ang targetin kung wala siyang alam tungkol sa amin. Inalok niya ng peking trabaho si Freya, kaya sigurado akong sangkot ng Andy na iyon sa pagkawala ng kapatid ko at may connection siya sa deep web na pinagkakakitaan ang mga aswang. Malaki ang kinikita nila sa pagpapalabas ng tinotorture na tao, pero talo sila kung ordinaryong tao lang ang pahihirapan nila. Hindi nila kayang pagalingin ang mga sarili sa malalalim na sugat, or worse, mamamatay agad ang mga biktima nila at kailangan ulit humanap ng panibagong biktima. At mabubutasan sila ng otoridad kung ganoon lagi ang mangyayari. Iginala ni Faye ang tingin sa unit ko. Nilakad nito ang kusina sa kakinuha ang kutsilyo na nasa ibabaw ng sangkalan. Lumapit ito sa akin kaya napaatras ako dahil sa pagkakahawak nito sa kutsilyo.